nag-set up ng kanilang Wi-Fi business o nag-set up ng kanilang Wi-Fi vending machine ay kumita. Bakit hindi lahat eh nag-succeed? Bakit yung ilan, yung marami ay nalugi? Ano po ang dahilan? So, ito isa lang po yung dahilan. Kaya sila hindi nag-succeed, kaya sila hindi kumita, kaya sila yung mga bendo na binili nila, eh, binibenta na nila. So, bakit kaya hindi sila kumita? Ang dahilan po ay huminto sila agad. Naglagay ng isang Wi-Fi vending machine, nag-set up, then matumal, parang hindi kikita, parang malulugi. Ang ginawa, huminto na. So, ako naranasan ko rin, kagaya nung naranasan nila, na mayroong location na nilagay na hindi kumikita. Ang pagkakaiba lang natin, namin, dun sa mga hindi nag-succeed, dun sa mga hindi kumita sa Wi-Fi business, ako hindi huminto. Diba? Nag-isip ako ng paraan. Nag-isip ako kung paano ma-improve, kung ano ba yung dapat gawin. Naghanap ako ng location, ng another location, then nilagay ko, hindi kumita, lipat na naman, hanggang nakalimang lipat ako. And then finally, nakita ko na yung magandang location, 12,000 naman. So, yun ang dahilan. Bakit yung iba, hindi kumikita? Eh, samantalang ang Wi-Fi business, nagsisimula pa lang. Kung konti pa yung gumagawa. Ayun dahilan. Nagsimula, pero hindi nila tinapos. Nagsimula, pero huminto agad. So, ang dahilan talaga dyan kung bakit mabilis humihinto, eh, dun sa maling mindset. Ang tamang mindset po dapat kasi, sa anuman yung iyong sisimulan, dapat alam mo kung bakit mo yan sinimulan. Diba? Malinaw sa'yo yan. At alam mo kung bakit ka nagninegosyo, malinaw sa'yo yung ginagawa mo. Pero kung hindi malinaw, hindi mo alam kung bakit ka nagsimula, parang nag-start ka ng ganitong negosyo na sinubukan mo lang and then konting challenge lang, nag-give up ka na, so hindi ka dapat magsasucceed. So dapat pag nagsimula ka, alam mo yung reason mo, bakit ka nag-start, so alam mo yung finish line. Diba? Saka siyempre, hanggat wala ka sa finish line, hindi ka hihinto. Okay? Dire-diretso. Always look for improvement.